Oh, naka-hook yung mismo. Uh-huh. So that's why it's called a hook type na wiper. No. So Milo, excited ka na ba for your driving lessons? Yeah, nag-schedule na ako. Later this week na actually. Oh, that's good to hear. So before you start your for your lessons, meron lang akong ituturo sa'yo na mabilis. Last time, di ba, tinuruan kita regarding sa pagpapalit ng flat tire. Yeah. So, for this one, connected naman to about safety. So, tingin mo, if your vision is not good enough, before you start driving, ano kayang pwede mangyari sa'yo? Accident. Tama. So, accidents. Isa sa part ng sasakyan is yung tinatawag natin na windshield. So, this is our main view when you are driving. Okay. Kailangan, before you start driving, make sure na laging malinis yung windshield. So that's why cars are equipped with windshield wipers and windshield washers. Okay, ito. Yan, that one. So for example, nag-park ka somewhere na dusty, tas maalikabok yung windshield mo, ayaw mo naman nun. So instead of going down para mag-dust ka sa labas, you can use the wipers. So para mapagana siya sa sasakyan na to, is usually nandito siya nakalagay sa lever. Okay. So when you pull this lever up, maglalabas yung tubig and at the same time magwa-wipe siya. Okay. Pero bakit may line to yan? Yung mga lines na yan, that is not normal. Okay. So sa tingin ko kailangan ng balitan tong windshield wipers na to. Possible na baka na siya. Na yung rubber niya is not in good condition. Okay. So sakto. Yeah. So tuturuan kita ngayon kung paano magpalit ng wipers nito. So madali lang siya. Let's go down para check natin. Isang reason kung bakit nakikita mo yung streaking dun sa windshield nung water is the possible cause for that, yung rubber niya is worn out na. Kasi over time, oo nga, may cuts dito. Pag nagwa-wipe ka ng windshield mo, may mga sumasabit na bato, yung sand, so nadadamage yung pinaka-rubber ng wiper niya. So it is recommended for a replacement na. Ayun, ano sa tingin mong question? When buying wipers, ano yung important part? Kasi diba, not all cars are the same. So, how do you know which one is the right size for you? Magandang question yan for some people. So, para ma-make sure mo na tama yung wiper mo or yung size, kailangan actual measurement ang gawin mo para talaga exact fit siya. So, sakto, may dala ako dito na panukat. And pwede natin sukatin yung wiper. So, usually, when you buy wipers from the shops, mabibili mo siya in inches. Okay. So sample, for this passenger side, pwede natin siya sukatin. So iaangat lang natin siyang ganon. And you measure from here to end. So lalagyan natin siya. So dito, anong basa mo rito? 14 inches. So 14 inches. Yeah. So yun yung sukat nung sa passenger side, 14 inches. Then we go to the driver side. Pwede na natin siya hindi iangat. So i-ano lang natin dito sa gilid. Then, dito, anong basa mo? So, it's just under 21. Ayan. Dahil exact yung mga natin, 21 inches yeah, sa driver side. So, we need a 21-inch wiper blade tsaka 14-inch wiper blade. Uh-huh. So, for the fitment ng adapters, majority ng mga Japanese na sasakyan like this, so this is a Toyota, so Japanese car, usually equipped yan ng hook type. So, hook. So, paano ba tinawag na hook? Kung mapapansin mo yung kanyang wiper arm, para siyang naka-hook na gano'n. So, tanggalin natin to para makita mo, ha? So, tignan mo kung paano ko siya tatanggalin kasi for the next wiper, ikaw ang pag-installing ko. So, there is a pin here. So, pupush mo lang to, then i-slide mo pababa yung wiper. Okay. So, pag balik ulit, ha? So, pag di mo siya pinin at pinush mo lang, hindi siya malalaglag. Kasi ito yung pinaka-safety, safety pin. So, you push here, tapos i-slide mo lang. So, bakit siya hook? So, kita mo, for other cars, tulad ng mga American cars yan, hindi siya naka-hook type. So next time, tuturo ko sa'yo kung paano magpalit nun. Eto, may wiper na ako dito dala. Di ba kanina sinukat natin siya, it's 14. So eto, di ba, 14 and 21. Okay. So ganun 14. Mo siya mabibili. Okay. So itong 14 para dito? Yeah. And included siya dun sa package. E, minsan, this is for a bayonet type. Ganto. Yung iba kasi hindi siya naka-hook. Ipapasok mo lang siya na
ito yung adapter for that. Pero hindi natin kailangan to adapter na to since hook type yung ano natin, ito lang. Pag i-install mo siya, titignan mo yung pin, di ba yung kanina tinuro ko, yung lock, this one. So ito yung nasa ilalim dapat when you install it. So pag i-install mo siya, ganun dapat, yan. Yung pin nandito sa ilalim. Then, papasok mo tong hook, then you slide it up. Kailangan mag-click siya. So that is the indicator para naka-lock into place yung wiper. So sige, dahan-dahan lang natin ibaba siya. So sige, go for the other wiper. So may pin diba dito? Yep. So, then push it down. Yan, nag-slide. Hawakan mo yung wiper arm para hindi siya bumalik. Yan. Sige. Push mo lang siya. Yan. Ayun. Okay. May so, click diba? Tama. So yun. Ganun lang siya kadaling palitan. Testing natin kung nawala na yung streaking. We're back inside. So check na natin kung maayos na yung wipe niya. So, ito diba? Yung yan. Lever. This is the lever. You just pull it. Yan. Ayun, diba? Wala na. Sige, yan. Go. Pull mo lang ng matagal. So wala na yung streaking niya. Dapat kapag magwa-wipe siya, malinis na ng ganyan. Okay, go. Para matesting siya, matesting. Diba? So ganyan dapat kalinis when you wipe. Clear lang. Tama. So Milo, mas madali ito no, kaysa magpalit ng gulong. So hindi ka pinagpawisan ngayon. Ganun lang kadali magpalit ng wiper. So to know more about our dealer locations and updated products, you may visit our website at www.acdelco.ph. And for more videos like this, check out our YouTube channel, AC Delco Philippines. That's it for this video. See you on the next one. So you push here, tapos slide mo lang. So bakit siya hook? So kita mo, naka-hook yung mismong ano. So that's why it's called a hook type na wiper. So, ay.